Eto na, ang huling sandali ni Jollibee Ranara na isang OFW na nakipagsapalaran sa Kuwait. Pero kung mapapansin nyo yung date, ayan yung date is October 26, 2022. So kapag ikukwenta mo yung date hanggang ngayon, so October, November, December, January, magti-3 months na, di ba? Tapos nung the day na pinatay siya, parang na, doon nalaman na buntis pala siya. So, ibig sabihin, may nangyari na sa kanya dyan na hindi natin halata behind that smile, behind that parang mukha siyang masayahin, pero meron na palang nangyayaring kababalaghan sa kanya. Ngayon, ganito na ang itsura ni Jollibee Ranara. So, isa na siyang malamig na bangkay. Tapos, kung mapapansin mo, yung cadaver na yan, hindi yung usual na smooth, di ba, na nakahiga yung mga tao. Pero sa kanya, mukhang may mga katawan siyang na-deform, parts ng katawan na na-deform, kaya yung pagkabalo sa kanya, parang may parang nakaganon siya. O di ba, yung position niya iba. Kasi nga, sinunog siya ng kanyang ng suspect. Tapos, 17 years old pa ito. And kung makikita nyo, talagang charred na yung katawan niya. So, buti na lang nahuli at naaresto itong 17-year-old na suspect. Siguro magtataka kayo, bakit paano niya nadala ang biktima sa disyerto? Kasi nga, di ba, sa abroad, may mga iba talaga na kaya na mag-drive kahit na without the supervision of parents, and yung iba nakakalusot from authorities for as long as hindi sila mahuhuli. Ayan. Dito naman sa kanyang pinakahuling post, meron tayong mababasa. So sabi dito, nakakaramdam na ako ng lungkot. Nalalapit na naman ang Pasko, isa sa mga mahalagang araw na dapat kasama mo ang pamilya mo. Pero nasa malayo ka eh, kaya hanggang video call na lang muna kami. Pero darating din ang araw na makakasama ko sila, kaya tiis-tiis lang para sa pamilya. So labad lang. Tayo mga kadama, alam ko ito, ang isa sa mga malungkot sa ating mga OFW, ang pagsapit ng Pasko na wala sa piling ng ating mga mahal sa buhay. So dito mo na masisense na malungkot ka, at the same time parang may nangyayari pala talaga sa kanya na hindi niya sinasabi sa kanyang pamilya o kaya sa kanyang anak, kasi nga syempre kailangan mo magtiis or else madideport ka, tapos mawawalan ka ng trabaho, mawawalan ka ng pangsuporta sa anak mo, sa buong pamilya mo. So yun yung kinakatakot niya, kaya tinitiis talaga niya yung pang-aabuso ng anak ng kanyang employer. So grabe, ito talaga ang isa sa mga pinaka nakakatakot na nangyayari sa isang OFW. And meron pang isa. So dito may pinost siya, napakasakit sa isang magulang ang malayo sa kanyang mga anak. So she is a mother. And then kung mapapansin niyo dito, meron din siyang pinost na habang ikaw nag-aalaga ng ibang bata, tapos sarili mong anak hindi mo maalagaan, sobrang nakakadurog ng puso, o di ba? Tapos yung inaalagaan mo, inaabuso ka pa, o di ba? Ni-rape ka pa. Tapos meron pa siyang isang text dito. Sabi niya, napakasakit sa isang magulang ang malayo sa kanyang mga anak. Ayan. So, makikita mo dito na grabe. Nakakalungkot talaga. Tsaka maawa ka talaga sa mga ibang karanasan ng mga kapatid nating OFW dahil sa ganitong mga nakakalungkot na nangyayari sa kanilang buhay. And makikita nyo sa kanyang bakas, sa kanyang face na instead na mukmuk ka, ayan, gumawa ka ng paraan para libangin mo yung sarili mo. And dito, hindi mo talaga, wala ka talagang idea na may nangyayari na pala sa kanya dyan. So, according sa mga lumabas sa news, ang mga pwedeng paghingan ng tulong is sa agency. So, dapat hindi lang sa agency, dun ka rin sa polo o kaya sa embassy. Tapos, sa mga kaibigan mo. So, humingi ka ng mga ng tulong sa mga kaibigan mo or sa mga friends mo na nagpo-post sa social media para at least magkaroon ka ng ingay. And yung ingay na yon, syempre manonotify yung mga security agencies para ma-rescue ka or mabigyan ka ng tulong.
Ito yung isa pang latest video, yung huling sandali niya. Tapos makikita mo, October pa yung mga iba, no? So medyo mas matagal. And kapag ganyang katagal siya mag-post, last October, tapos wala siyang post na yung parang January, mukhang marami nang nangyayari sa kanya. Baka pinagbawalan na siya mag-TikTok, kasi usually kapag may amo ka na stricto, tapos nakita ka nila na nag-vlog o kaya nag-TikTok, may mga iba na pinagbabawal talaga. So mukhang pinagbawalan siya. Tapos ang isa pa dyan is baka siguro matindi yung abusong natatamasan niya. Kaya wala na siyang time para ipakita yung sarili niya. Baka may mga pasapasan na siya, kaya hindi na niya pwedeng ipakita pa sa social media. Kasi baka magtataka yung mga manonood, yung family, tsaka baka takot yung amo niya na baka mapansin ito ng kanyang kamag-anak at i-report yung amo niya. O, diba? Anyway, justice for Jollibee Ranara. So, at least na ipaprocess na yung kanyang kaso laban sa anak ng employer niya. And inaasikaso na rin yung katawan na iuwi dito sa Pilipinas. So, as of this date, it is 4 p.m. January 26, 2023. So, ang nakita ko sa news is mukhang mamayang gabi or sa kinabukasan andito na yung katawan ng biktima. So, iuwi siya sa Bicol para magkaroon ng wake together with her family and close friends and sa mga people na gustong pumunta doon. So, once again, I would like to extend my condolences sa Ranara family and may the soul of Jollibee rest in peace. So, ingat po tayo lagi, mga kababayan, maski here or abroad. So, that's it. Thank you for watching and always stay safe.